Hello, konnichiwa, ohayo. Sa mga ganitong windows gamit. And this door is for our photo storage. Siya in roll over like this. Hello, konnichiwa, ohayo. Nakasuot ako ngayon ng ganito. It's Japanese yukata. A formal style of Japanese kimono kasi papakita ko sa inyo ang aking Japanese country home. So ito pa ang aming main entrance door na meron siyang 2 panels. Dito sa probinsya sa Japan, malalaki ang mga entrance dito. Dozo haite kudasai. Sa Tagalog, tuloy po kayo. At pagpasok po, meron siyang maliit na space or parang mini lobby. Ang tawag dito is genkan or main entrance pa rin bago ka makapasok sa loob. At sa side na to, meron siyang shoe storage cabinet or in Japanese, kotsubako ang tawag dito. Ito rin. At dito namin nilalagay yung mga hindi namin ginagamit na mga sapatos. Tapos dito sa genkan, the main entrance, makikita nyo yung biglang taas. Dito medyo mataas kaysa dito. Kasi hanggang dito is part of outside pa. Ito ang nasa inside na. So, pagpapasok ka dito sa Japan, ay yung slippers or shoes, you have to put it here. Hanggang dito lang siya. Meron siyang distinction talaga kung hanggang saan lang. Tapos, from here, you have to use another, where? Ito. Mag-slipper ka na. At dito sa Japan, lalong-lalong na dito sa probinsya, meron kaming 2 sliding doors. Ito ang pangalawa bago ka pumasok. Para hindi pumasok yung init, yung lamig, at kasama na rin ang privacy. Okay, let's get inside. This is the hallway of my home. And before you enter, there's another sliding door to the living room. Wala na ang pagkakaiba ang living room namin at ang dining room sa ibang bahay. Ganyan lang. And our huge TV because napansin ko ang mga Hapon mahilig manood ng TV. And let's go to my kitchen. Meron ako nito kasi parang naka-ready palagi pag gusto ko maglinis. At lalagyan din siya ng computer. Habang ako'y nagluluto, nanonood ako at nagkikichismis. Chismis is life, sabi pa. Yan. Ito yung zinc. Dito sa Japan, malalaki yung zinc kasi gusto nilang mabilis maghugas at yung buong isda pwedeng linisin dyan. And this one, our range, electric range. Ang gusto ko rito kasi, ayan, meron siyang grill area. Dito sa Japan kasi ang mga Hapon, ang unang-unang paraan na pagluluto nila ng isda is grill. Ayan. So we have controls here. Ayan, yan ang mga control niya. Pwede rin siyang i-timer. At we have the range. Isa sa feature ng Japanese kitchen area ay pagkakaroon itong range oven grill. Na pwede mo iinit dito yung mga pagkain mo lumamig.
pwede ka rin gumawa ng cake, fry, pwede ka rin gumawa ng toast, pwede ka rin mag-grill. Marami siyang features. Actually, nasa 29. Ayan, no? So, at sa side na to, ito ang aming storeroom area kung saan nilalagay namin yung mga root crops, vegetables na na-harvest during summer. Kasi dito pa mahaba yung winter. Ayan. Kaya mas maganda may ganitong area. Okay, let's move to this room. This is our Japanese room. One of our Japanese room. They call it washitsu. And before you enter, you have to leave your slippers here because that is the distinct area, the division between the floor and the wash, the tatami area. Then you have to enter barefoot. This is the inside of it. At ito yung mirror ng aking binan na minana ko, which is more than 100 years old. Tapos ito rin, mga antique siya. And at this side, andito yung Japanese altar. Kasi my husband is a Buddhist. And the built-in cabinets here. And let's enter to this another room. Our larger Japanese room for our guests. At dyan yung kanyang windows with Japanese paper called shoji. Para siya, para sa mga ganitong windows gamit. And yan, the built-in cabinets. And this door is for our photo storage area. Ito nakalagay yung aming mga futong na ginagamit ng mga guests. I'll show you how to make the futong bed. Mattress lang yung ginagamit, but we used to para medyo malambot sa likod. Mas malambot pala. And put the pillow and this on top. Ganyan. So, ganyan lang siya. Napakadali. Diba? Tapos, kahapon, ayaw nila na iniiwan yan pagkagising. Gusto agad nakatiklop. Tiklop siya na 3 folds. Na.
usually, pag may mga guests, after using one time, nilalabhan agad to. Tapos, people. Wala na uli, malinis uli ang area. Okay, let's look further. Here, we have our toilet. So, the toilet in Japan is very different from many countries. Kasi, let's pick this lid up first. The seat is heated and it is very good during winter kasi mainit sa kwet. And also, we have also some features. And on this side, we have the remote control here. Ito yung flush na. You can use the smaller flush and the bigger flush. Tapos ito yung para sa kwet at saka sa front. And kung gusto mo ng softer, meron din. At meron din control ng water, yung labas niya, yung galaw niya. Tapos, habang pag pinrest mo itong para sa paghuhugas, merong lalabas na nozzle dyan. Kaya lang, may sensor siya na hindi siya lalabas. We cannot see it now because may sensor siya na hindi siya lalabas kung hindi ka nakaupo dyan. As you can see, marami akong stock ng paper roll dyan. Kasi ayokong tawagin ako ng nakaupo dyan after doing your thing pag nawala ng paper roll dito. Ito rin pala, meron siyang ceiling fan light para matanggal agad ang odor. At bago ka lumabas, here at this side, meron siyang small zinc para maghugas ng kamay. And after washing, you can wipe your hand here. That's for my toilet video. Okay, let's move on. And here we have our Japanese bathing room. Or Japanese call this ofuro. And right here before entering the bathing room, we have our zinc. Magtataka kayo kung bakit napakalaki ng zinc niya ito, which is used only for brushing the teeth. Kasi dito sa probinsya, our clothes are very muddy after the farming. So, mas magandang hugasan muna dyan bago ilagay sa washing machine. And also, we have a mirror here. And I have this vacuum. Gusto ko lagi nakikita because I always want to clean. At ito yung area that I put our dirty laundry. At ito, you may ask me what is this? Ito yung toilet ng aking pusa. It's a camouflage toilet. Pag binuksan mo siya, hindi mo akalaing toilet, but it's a toilet inside. Yan. And it prevents our dogs entering also. And this is the area where she's going to enter. Yeah. Maliit siyang space to enter. And let's enter into the shower room. But before entering, ito meron siyang division ng wet area at dry area. And the big part of our bathing room is our bathtub na meron siyang lid and bubuksan mo siya in roll over like this. At sa side na to meron siyang control to fill the bathtub
Tapos meron din siyang reheat. Ayan. Kaya siya may takip dito sa Japan kasi para hindi mawala agad yung para sa next person to take a bath. Ayan. Tapos meron din siyang button para tawagin yung taong nasa living area. So, paano kami maligo dito sa Japan? Meron kaming maliit na chair. Upo muna dyan. Tapos, we have this small basin. Ang tawag dito sa Japan is zenmenki. Nagkukuha kami ng tubig dito. Huhugasan muna ang katawan. And we have this long body scrub. Kaya siya mahaba kasi pang scrub sa likod, pwede hindi mo na kailangang magtawag na mag-scrub sa'yo. And after that, washing, we enter the bathtub like this. Gukuraku, gukuraku. At bago lumabas dito sa area, sa wet area, kailangan you have to dry your whole body first before going out. Yan po ang tour ng aking Japanese home dito sa probinsya. I hope you like it. Pasensya na kayo kung hindi ako, kasi hindi pa ako masyadong magaling. It's purely DIY of me. From camera, editing, lahat-lahat ako. So pasensya na po. Kung nagustuhan ninyo, paki-like and subscribe na rin. Maraming salamat for watching. Bye for now.